Doon po, hindi kayo aabutin dyan. Kuha kaya doon sa baba. Binidyo ko. Walang po, sabi, bibigyan niyo po ako ng dadaanan dyan. Sali po. Pag-aspas dito sa Korea. Malok pa po doon sa baba. Yan. Oo. Pag-aspas dito sa Korea. Palaspas din sa Pinas, di ba? Ayun pa yun ba? Yung po mga wala pang hawak na palaspas, meron po dito ang pinamamahagi. Dito sa basket po, yan. Doon sa ibang mga dumarating na walang wala pa silang palaspas. Ang tao, Pinoy. Nakangalitin pa. Oo, mamaya mo na itaas pag nagbasa. Hindi naman sa Pilipinas, matusok-tusok. Oo, ma. Nanood ako ng palaspas natin, tusok-tusok. Yung po may dalawa. Kasi yung mahaba sa atin. Wala. Ako po, madami kasi. Madami nang may-ari. Hindi para niya. Pagka po meron na kayong isa, okay na yun. Oo, ako isa lang. Okay po, susimulan na po natin ngayon. Iniipon ko. Ang ating lagay mo sa plastic hanggang sa matuyo. Oo, oo. Ng plaspas. Ito po yung in replace of our penitential rite. Hindi na po natin gagawin yung ating penitential rite. Ang tanggal ng mga bad spirit. Pagdating po natin sa loob ng simbahan, magsisimula na po ang pari sa opening prayer. Kaya ito na po yung ating tanda ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimula natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa atin.